Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Tyang A. B Fun Fun Tyang A all day, every day. Pag-uusapan natin naman all about kilay. Alam ko na marami sa inyo ang interesado sa pagpapaganda ng kilay. Pag medyo dumadating ka na dun sa edad na nababawasan na ng konti yung buhok sa kilay. Meron namang iba talagang pinanganak na manipis ang kilay. Meron naman yung iba sobrang kapal ang kilay. There was a time na nauso ang kilay na parang isang linya lang na sabi nga nila parang Claudine Barreto nung araw. Tapos din, nung panahon naman ni Gretchen Barreto, usong-uso yung mga makakapal na kilay. Taking good care of our kilay is uso again because meron tayong tinatawag na hashtag kilay is life. O, eto na nga. For this vlog, ipapakita namin sa inyo kung paano ma-achieve ang napakagandang kilay at kung ano yung mga pwede nating gawin para masaklolohan pa ang ating mga kilay. So, eto na ang ating mga beauty tips about kilay naman dito sa Fun Fun Tyang A. Kilay is life. Strokes sa Ayala Vertis North. Ready na ako for my microblading. Ayan ang mga ladies na nagagandahan. Ayan. So kanina, si Sean, nag-shape kami. Nilagyan niya ng markings. Tapos, for now, inahit yung mga parts na sobra. Mamaya, gagawin ni Momoy ay yung tinatawag na microblading. Marami palang level yan at marami palang klase ang pagkikilay. Old tradition, yung dati, yung isang ganun lang. Ngayon, ito na yung makabago. Semi-permanent ang tawag. Tapos parang ang dating niya, hindi parang linya, kundi parang hair strand. Sure, may ganyan niya siya niya. Hair strands na ganun-ganon. So, nilagyan ako ng anesthesia. Anesthesia ang tawag dito, di ba? Topical anesthetical. Kagandahan. So, para wala tayong maramdaman mamaya na kung ano mang sakit. Tapos, alam mo na, sigurista ako. So, uminom na rin ako ng paracetamol. Para handa tayo sa laban. So, eto na nga. Magsisimula na kami. Yan si Momo. Hello. Asan ka? Hi! And of course, kasama si kagandahang Mel. Okay naman yung structure ng eyebrows mo. May hair siya. May mga portions lang na empty. So, just fill in the gaps. Okay. Anong gagawin natin? Basically, ang gagawin natin is called microblading. Microblading. Yun yung pinaka-technical term niya. In our studio, we call it 3D eyebrow embroidery or 3D eyebrow tattoo. So, yung gagawin ko sa yung technique, we call it the 3D elite strokes. Minimimic niya yung real hair mo. Oh! Para magmukha siyang natural. Natural. Yes. Gawin natin. Siguro, one shade lighter lang doon sa hair mo. Ang tattoo kasi di mo nasa ilalim siya ng hair. Kahit gagawin natin brown yung tattoo mo, mas mangingibabaw yung hair. Kasi nasa taas siya. Oh. Diba? So, mas dominant siya. If you really want it brown, lagay ka ng eyebrow gel. So, lalagyan mo siya ng yung eyebrow mascara. Yeah, oo. Yun ang ginagamit. So, para mag-brown siya. Or you have it done sa mga salons or pwede rin dito, ipapatint natin yung eyebrow hair. So, iba pa yun. Yeah, pero kasi yung tint would last like mga 1 month pa. At higit sa lahat pag wala akong makeup. Lalo na diba, lalo na if you decide to change your hair color. I guess for now, this color is okay. So, ang tanong agad sa akin kanina ng mga netizens, paki-vlog po Tyang para malaman namin kung masakit ba siya or hindi. Marking ulit. Para mas kita. Normally, 2-3 hours kami, including na yung anesthesia. Normally kasi yung anesthesia, 30 minutes. Pero kami in-extend namin. 1 hour. Oo. Procedure will take about 45 minutes to an hour. Depends Sa... Dami. Tsaka kung gaano kahirap gawin yung kilay. Ah, may level of hirap pa rin yan. Yes. Ang mga mahirap gawin yung mga overblock brows. Bakit? Kasi marami silang gaps, empty space. So, halaman. Buti na lang, hindi ako masyadong ma-experiment sa kilay. Full naman tong tail. Mm-hmm. Tsaka buo siya. So yung shape natin, buo talaga siya. Hanggang saan yung dulo ng tail mo, meron pa talagang hair. Oo. Ang problem mo lang is that the front part nawala. And the middle bottom. So ito lang siguro yung fill in natin. And so then, nagsisimula ka na niyang lagyan. Yes. Eh bakit wala naman ako nararamdaman? Siyempre madam. Dala-dalawa ang ano, iminom pa na ng gamot. May paracetamol ako yun. Oo.
Grabe yung technology, nag-evolve na rin talaga. Paano yung kunyari, naglagay ng tattoo na nauso nung araw, tattoo na linya? Hindi ka talaga makaka-achieve ng natural look kung may dati kang tattoo. Unless, ipapatay yung tattoo removal mo siya. Which is matagal. Yes, depende kasi sa color. Daming session, oo. Yung black na color, it's the easiest color to remove. Ang mahirap i-remove yung mga grayish, bluish, tsaka reddish colors. So ito, in time mo, hindi naman to kunyari mag-change ng color, magla-lighten. Hindi siya mag-change kasi ang kagandahan kasi sa microblading, superficial lang yung pag ano ng pigment. So para nasa ibabaw first lang. Second layer lang siya ng skin. Okay. Unlike doon sa mga luma, medyo malalim siya. Mas konti yung metal content niya. Unlike before sa mga dating ano pigments, lalo na yung sa mga body tattoo. Dati kasi yung ginagamit parang body tattoo ink, mataas yung metal content niya. Kasi ang metal content, like yung mga iron, yun yung nagsistay sa katawan. So ito, 5% lang yung content ng metal. So the rest, na-absorb lang siya ng katawan. So hindi siya nagsistay sa skin. Ang bilis, oh, yan ang nakikita ko ng buo na siya. Bongga na ang kilay. Oh. So ang importante lang pag nagpaganito sila, kailangan may tulog. Oo, kasi minsan pag mga tulog, hindi na masyado may effect yung anesthesia. Dapat hindi nakainom ng the night before. So ayan, ang mga ladies. Kung may kayong ano, blood thinner, vitamin E, sharks, oil. 3 days dapat hindi siya ano. Kasi iinom na. Pag gawa natin, medyo madugo. Pag madugo pa, pinapush out ng blood yung pigment. So, konti na lang yung natitira. So, pag nag-heal siya, butas-butas. May sound lang siya na parang trot-trot-trot, pero mahina. Hindi nagamit kasi mukha siyang blade. Pero actually, ano siya, needles. Needles naman. Nano-needles siya. Super fine siya. So, hindi siya less traumatic siya sa skin. Hindi siya totally painless kasi sugat pa rin siya, di ba? So at the end of the procedure, may mafe-feel kang hapte. Medyo hapte. Ito microblading, ang downtime niya siguro mga 7 days talaga seven siya. 7 days. So after, meaning to say, hindi ka pa pwedeng mag-makeup, whatever? Or pwede naman? For the eyebrow. For the eyebrow, hindi pwede. Bawal din siya excessive sweating kasi dripping yung sweat natin. So iniwasan natin siya pumunta dun sa sugat para mas mabilis siya mag-heal. And also, bawal pwede nang basain the next day. Sa iba pwede, pero sa amin hindi. Iniano namin muna. For faster healing and pigment retention. So pinaka-concept kasi ng permanent makeup in general. So yung sugatan mo yung skin very well para makapag-pass po ng pigment. Penetrate yung Tapos pag nag-heal siya, di ba mag-close na siya. Yeah. So nandun na yung pigment sa this one is semi-permanent kasi nga, nasa first to second layer lang siya ng skin. In time, due to external factors like sunlight, yung mga nilalagay natin sa face, may mga peeling na nangyayari. Oo. So, nag-fade siya. Pero yung iba na gustong malalim, gumagawa ka rin yun? Yun yung mga luma. No-no sa kanya yung malalim. Unang-una, magkaka-scar. Minsan, pag lalo pag-keloidal ka, magka mag-keloid siya. Nagdi-discolor yung pigment. Hindi maganda. Hindi siya maganda. So, ito na ngayon, nasa kabila na kami. As you can see, hindi naman siya masakit dahil ako nga nagbibidyo. So, pag pumunta sila dito, magpa-consult muna para mapakita kung anong shape yung gagawin, kung magugustuhan nila. Dapat, pag nagpagawas na ito, buo ang loob nila. Bakit kailangan buo ang loob? Unang-una, lalo na sa healing stage niya, nag-o-oxidize kasi siya. So, nagda-dark siya. So, maraming tao dyan ang mambubuli. Lusang itim, bakekang. Oh, grabe na. So, minsan na-apektuhan yung client. Feeling nila, ang pangit-pangit nila. Magsisisi sila. Sobra naman. May mga clients kami umiiyak. Huwag naman silang gano'n. Yun ay part ng journey ng pagpapaganda. In fairness, miss aming, hindi ka madukin. Ah, talaga pa. Thank you. Behave sila. Ang donate ko siguro para is sa Red Cross. We will do 2 passes. Tadaan lang natin ulit yung mga ginawa ko. Para lang make sure na crisp yung lines. Okay. Ang ganda, ang linis. Ang taray. May laman na. Wala nang butas. I love it. Ayan na siya. Wala yung vein na naramdaman. Hindi siya nakakagulat. Nakakaganda siya. So, ayan na naman si Sean. Siya ay nag-markings kanina. Second pass na ito. Dito na lang ako sa ilalim. Pa-concentrate. Para yung dito mo natural yun. The art of kilay talaga eh. Magaling ka sa drawing, kaya nagagawa mo yan. May ano, pero hindi ako talaga outstanding. Siguro may mata ko sa kung ano yung maganda. Mm-mm. Yung growth ng hair mo dito mas mataas. Dito mas mababa. Pababa. Parang spaghetti, madam.
ng pataas ng pataas. May pataas, may pataas. Gusto ko yun. Gusto ko yun, ah. Witty ka dun sa part na yon. May feeling na, alam mo kasing dinaanan na ng dalawang beses. Pero hindi naman ganun kasakit. Hindi mo lang palinis. Kaso problema kasi diba pag sinishape, ang bilis tumubo. Oo, ayoko na sinishape. So, threading pa rin is better than shaving. Oo. Kasi natatanggal talaga siya. Kung gusto niyo talaga ng magandang kilay, do not do the shortcut. You have to invest on your kilay. Ito na ang makabagong pagpapakilay, mga ka-Fun Fun Tyang A. Para saan naman to? Para po mabilis mag-close ang sugat at mag-dry. Sobra pala talagang napakahalaga ng kilay dahil ang pagkakaroon pala ng kilay ay talagang parang life-changing moment sa isang babae. So, eto na ang aking kilay. Tapos na. After nang ginawa ang aking kilay na kung tawagin ay microblading, kasi nga sabi nga ni Momoy may mga konti pa akong buhok pero may mga puwang-puwang na, napansin ko ang laking bagay pala yung pagising mo sa umaga, gawa na yung kilay mo. So, kahit hindi ka mag-makeup, dahil talagang wala rin akong hilig sa makeup at hindi ako masyadong marunong mag-makeup, malaking bagay yung ayos na yung kilay mo, lipstick na lang at konting powder ay okay na okay na. So, eto na malalaman ko na kung anong aking aftercare from Annika. Tuloy siyang bawal mabasa. Ito yung pangka-cover mo, ma'am. Okay. Pag-maligo or mag-wash ka na, please. Make sure mag-clean yung surrounding niya para dumikit talaga siya. Once okay. Once maliligo ka or mag-wash na, please. Eto naman, ma'am, healing gel. Color black siya. Apply mo to starting from now na po, every after 2 hours. For 2 weeks. After 2 weeks naman, ito naman, ma'am. Color white, sunscreen. Once a day lang po, bago tayo lumabas ng bahay. Okay. Magpipigan na din kita nung do's and don'ts natin. Ah, may mga do's and don'ts. Andito na po lahat, ma'am. If may question ka, pwede ka naman din direct mag-call dito or girl si Momoy na rin. Okay. Thank so, you so much. Uh-oh. 2 to 3 weeks yung healing process natin. Once na matapos yung healing process na yun, ma'am, mas nagiging natural looking siya and then mas nagla-lighten siya. Thanks, Annika! Salamat! O, ayan ang strokes dito sa Ayala, Vertis North. Thank you so much! Watching our vlog. Sana po nag-enjoy kayo at marami kayong nakuhang tips. I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano pa pwede natin pagandahin ang ating mga kilay at kung paano siya makakatulong para ma-boost ang ating confidence at yung pagmamahal din sa ating sarili. Importante yan sa ating mga nanay. Maraming salamat. Don't forget to give us a thumbs up kung nagustuhan ninyo ang aming video. Sana po ay nagustuhan ninyo. Mag-subscribe kayo sa Fun Fun Tyang A and i-turn on lang ang notification bell para malaman nyo kung meron na kaming naka-upload ng mga videos and bonus vlogs. Give us a comment kung ano pang mga gusto nyong pag-usapan. Just go to our community tab dito sa ating YouTube channel. See you sa susunod and be inspired. Be bonggelles. Be fun fun. Tyang A. All day, every day. Mwah!